Hi guys! Welcome back to Kuya Wells Vlog. So for today's video, isang tanong naman ang ating sasagutin na nanggaling kay Miss Yoves S.Y. Okay? So ito ang kanyang katanungan. Let me read it to you guys. Hello po sir. Ano po ba yung freelance visa? And kung sakali makahanap ng work, madali lang po ba makancel yung freelance visa para ma-change sa employer niyo po ang visa? Thanks po. Okay, Ms. Yoves, ang freelance visa ay tinatawag ding own visa or sarili mong visa. Kung saan, hired ka sa isang company pero hindi ka nag-work sa kanila. Sponsored by the company for 2 or 3 years. So pag-usapan din natin kung ano ba yung mga disadvantage and advantage ng pagkakaroon ng freelance visa. Okay, so Ms. Yoves, ang pagkakaroon ng freelance visa, ang advantage niya is meron kayong sariling oras or hawak niyo yung sariling oras niyo. You can freely do whatever you want. Siyempre with limitations. Isipin nyo, empleyado pa rin kayo. Pero hawak nyo lang yung sariling oras niya. Siyempre, isa sa mga advantage nito is ikaw magdi-decide kung magkano ba yung sweldo mo. Kung gusto mong sweldo is 10,000 dirhams and pwede kang makakuha ng affidavit of support or any documents na kakailanganin ng salary bracket. So, isa yun sa kagandahan. Siyempre, madali ka rin makapag-travel. Pwede kang kumita ng doble or triple sa kinikita ng karaniwang empleyado. So, ano nga ba ang mga disadvantage pag meron kang freelance visa? Number one, ikaw ang gumagawa ng sarili mong pera. So, pag tamad ka, wala kang kikitain. So, dapat masipag ka pag may freelance visa ka. So, number two, pag nag-work ka sa isang company at pinayagan ka may freelance visa, hindi mo makukuha yung mga benefits ng company. So, yun yung mga disadvantage may freelance visa ka. So, syempre, for example, meron kang magandang company na napasukan at gusto mong magtrabaho talaga doon. Kung willing naman sila mag-visa, pwede mong pa-cancel ang visa mo anytime kasi binili mo yan. So, sa'yo yan. Kung gusto mong pa-cancel, ka-cancel din naman yan ng pinagkuhanan mo ng visa na nag-employed sa'yo. Without hesitation, ka-cancelin nila ang visa mo. Pero syempre, as a freelancer, meron din tayong mga responsibility. So sabi ko nga sa inyo kanina, ikaw ang magdi-decide ng sweldo mo. So ikaw din ang magsasweldo sa sarili mo. Bibigyan ka ng company ng access para sa WPS mo or kung saan dun ka sumasweldo. And then monthly, syempre lalagyan mo yun. Kung nag-decide ka 10,000, make sure na kaya mo lagyan yun ng 10,000 dirhams. For example, sa Alansari ka sumasweldo or dito sa exchange. Pagkatapos, nilagay mo na yung pera mo, so magre-reflect yun ngayon sa account mo under your name. And then after 5 minutes, pwede mo na siyang kuhanin din. So, sino nga ba kadalasan ang mga kumukuha ng freelance visa? So, number one dyan is yung mga nandito na sa UAE na mga may magagandang part-time. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, two doble or triple ang kinikita nila kaya mas gusto nila mag-freelance. Or yung iba may mga may-ari na ng mga flat. So nagpaparenta na lang sila dito pagkatapos kumukuha na lang sila ng mga freelance visa para i-manage yung mga flat nila. So number two ang mga kadalasang kumukuha dyan ng mga freelance visa ay yung mga nanggaling na sa Pilipinas, na mga na-offload na or wala talaga mga kamag-anak na hindi dito makapunta. So Pilipinas, medyo malaki talaga yung gagastusin. Kasi nga, dadaan pa yan kung saan-saan sa mga government agencies sa Apollo, sa POEA, and then maraming process na dadaanan. At pangatlo, ang mga kumukuha nito yung may mga sponsor na. For example, may sponsor na lokal si kabayan or ibang mga lahi dyan. So hindi na nila kailangan magtrabaho, sa bahay na lang sila. At may 2 years visa pa sila. Gaano nga ba katagal yung process ng freelance visa? So pag process ng freelance visa, kung nandito ko na sa UAE at wala ka outside the country, so nasa 2 to 3 weeks lang yan. So mabilis na mabilis lang. Pero pag nandun ka sa Pilipinas at ipaprocess yung visa mo and together with the process with the Polo, POEA, so nasa maximum of 8 weeks ang process niyan. Depende pa rin sa approval doon sa Pola natin. So Ms. Yoves, yun lamang po. Ulitin ko po, ang freelance visa ay sariling visa mo. So hawak mo ang oras mo doon. Employed ka sa isang company pero hindi ka nag-work doon. So kung gusto mo pa-cancel anytime dahil nakakita ka naman sa magandang company, so pwedeng-pwede ka magpa-cancel anytime. Okay? So sana nasagot ka yung katanungan, Ms. Yoves, and have a good day po. Maraming salamat. Bye!